kayo ang inyong lingkod, Kuya Ferdy R, na bumabati sa inyo ng isang magandang araw at nag-aanyayang. Please subscribe po natin ang YouTube channel na Heart's Expression. At maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik natin ng Heart's Expression. At dumarami, parami ng parami, at talaga namang yatang hindi matatapos ang mga nangangarap na makasama si Miss Nora Honor. Di ba? Ang dami-daming nangarap na makasama sa Atigay. Ang iba nakasama na nila, natupad na, ilan lang sa kanila ay si Mr. Alfred Vargas, na talaga namang tuwang-tuwa para sa pelikulang Pieta. And of course, maraming pang iba na talagang nangangarap. At syempre, isang napakagaling na aktres ang talagang nangarap din, di ba, kailan Miss Rosanna Roses, nangarap na talagang makasama Miss Bea Alonso, Miss Marian Rivera. Ang daming nangarap, at yung iba natupad na ang kanilang mga pangarap. At alam nyo ba, itong napakagaling at magandang aktres, no, talagang batikang aktres na sasabihin natin talaga na suki ng mga teleserye, ay nangangarap, gustong-gustong makasama ang ating superstar, Miss Nora Honor, ang national artist, sa isang pelikula. Sinong tinutukoy ko na magaling at napakahusay na aktres? Walang iba kung hindi si Miss Yula Valdez. Si Miss Yula Valdez ay talaga nagpahayag na gusto niya makasama si Ate Guy. At syempre, napakagaling nga naman talaga ni Miss Nora Honor, at isang ito ay kukumpleto sa isang karir ng isang artista kapag kasama mo na si Miss Nora Honor. Sabi nga ng mga ibang nakasama niya na kumpleto na ako dahil nakasama ko na sa Atigay. Yan ang mga wika ng mga nangangarap na makasama sa Atigay at nakasama nila. Of course, syempre, no, minsan niya na daw nakasama ang superstar, no, sa pag-awit sa superstar. Yan ang payang niya, at nawa magkaroon ng kaganapan, ng katuparan ang wini-wish ni Miss Yula Valdez. At alam naman natin na isang napakagaling na actress, of course, syempre, at talaga namang isang karangalan sa kanya na mapasama, mapabilang sa pelikula ni Miss Nora Honor. Miss Yula Valdez, salamat sa design ng puso mo na makasama ang ating mahal na superstar. Nawa, ipag-pray natin na mangyari yan. At tulad niyo po, nakakatuwa po, no, yung mga kwentuhan, yung mga bulong-bulungan, yung mga reaction comment ng mga Noranians at iba pa na talagang nagmamahal kay Ate Guy, dahil talagang sa Ate Guy nga ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan nito Meet 21. At talaga namang tuwang-tuwa mga Noranians, talagang si Ate Guy sikat na sikat. At yon, syempre dahil sikat si Ate Guy, nandiyan ang iba't ibang mga balita. Yung iba ay talagang karamihan ay talagang patungkol sa tagumpay yung talagang magagandang balita kay Ate Guy. At hindi natin maiiwasan na may mga balita rin na hindi ganong kagandahan. Syempre, kapag ang isang sikat na bituin, kagaya ni Miss Nora Honor, ay parang isang punong mabunga yan na talaga namang binabato dahil hitik sa bunga. Yan si Miss Nora Honor. At alam niyo ba, kwentuhan lang po ito. Huwag natin masyadong seryoso. Natutuwa lamang po ako na dahil nga rin mayroong gagawing pelikula si Miss Lotlot de Leon, Mr. Christopher de Leon, Mr. Tirso Cristo III. Eh talaga namang usap-usapan ngayon. Siyempre, sila magkakasama sa pelikula. At tapumpok pa siyempre ang star for all season na si Miss Vilma Santos sa isang pelikula na gagawin pa yata sa Japan o ginawa sa Japan. Ay napansin niyo po, puro malapit po kay Ate Guy si Miss Lotlot de Leon, anak ni Ate Guy si Mr. Christopher de Leon. Alam naman natin na siya ay naging asawa ni Ate Guy, at syempre meron silang anak si Mr. Ian de Leon, at syempre si Mr. Tirso Cristo III na talaga namang ka-love team ni Ate Guy. At ito po yung biro-biro, ano po, dahil si Miss Vilma Santos ang kasama ng nabanggit ko mga pangalan ay sa isang pelikula magkakasama. Sinasabi po nila na hindi, kung hindi man daw po makuha ni Ate V yung national artist, hiniram o kumbaga
kinuha. No po, ito po yung pag natin seryosohin na ang tatlong malalapit kay ating gaya. Alam niyo po, talagang ang mga utak, ang mga isipan ng mga tao ay ganyan lang nag-isip. Kumbaga, huwag po natin seryosohin at wala naman, hindi naman intention yun. Nangyari lang, kaya lang natutuwa ako. Talagang tuloy na tuloy yung mga kwentuhan na ganito. Maaring wala naman kay Ate V yun. At of course, lalong-lalo na sa ating mahal na superstar. Wala sa kanya yon, si Ate Gay masaya kung si masaya siyang ginagawa ang kanyang trabaho at ang mahalaga wala siyang tinatapakan. At alam naman natin na si Miss Lotlot de Leon, of course, mahal na mahal niya ang kanyang nanay. At alam natin na forever, sabi nga niya nung birthday ni Ate Gay, forever, anumang oras nandun si Miss Lotlot de Leon, ay nakakatuwa po yung mga bagay na yan. At panoorin po natin ang piyeta, ha? Malapit na po. Magkaisa po tayong suporta nito ang mga projects ni Ate Gay. At ang pelikulang ginagawa ni Ate Gay ngayon, syempre sa Secure, syempre excited tayo na magsisimula na ngayong June. God bless you, Ate Gay. Ingatan ka ng Diyos at nawa patuloy kang pagpalain. Sa mga Noranians, maraming maraming salamat po sa iyong pagtangkilik. Ito po si Kiefer D.R. na nagsasabing, as long as there is love, we will stand, and to God be the glory. Maraming salamat. God bless us all. Mabuhay! Stretch, hit the belt on it, arts, expression. Go, go, go!